name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Today we commemorate Pope John the 23rd. Coming to his God's family, let us ask about your pardon and strength. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me, the Lord our God. Almighty God, have mercy on us. Our sins and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Almighty, ever living God, who choose blessed John the 23rd to preside over your whole nation and benefit them by word and example, keep saying we pray by his intercession. The shepherds of your church, along with the flocks entrusted to their care, and direct them in the way of eternal salvation, through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the letter of Paul to the Galatians. Christ freed us for liberty. So stand firm and do not take on yourselves the yoke of slavery a second time. Pay close attention to me, Paul, when I tell you that if you have yourself circumcised, Christ will be of no use to you. I point out once more to all who receive circumcision that they are bound to the law in its entirety. Any of you who seek your justification in the law have severed yourself from Christ and fallen from God's favor. It is in the Spirit that we eagerly await the justification we hope for, and only faith can yield it. In Christ Jesus, neither circumcision nor the lack of it counts for anything. Only faith, which expresses itself through love. The word of the Lord. Thanks be to God. Let your loving kindness come to me, O Lord. Let your loving kindness come to me, O Lord. Let your kindness come to me, O Lord, your salvation according to your promise. Let your loving kindness come to me, O Lord. Take not the word of truth from my mouth, for in your ordinances is my hope. Let your loving kindness come to me, O Lord. And I will keep your law continually, forever and ever. Let your loving kindness come to me, O Lord. And I will walk at liberty because I seek your precepts. Let your loving kindness come to me, O Lord. And I will delight in your commands, which I love. Let your loving kindness come to me, O Lord. And I will lift up my hands to your commands and meditate on your statutes. Let your loving kindness come to me, O Lord. Thank you.
received this message not as the word of man, but as truly the word of God. Jesus was speaking, a Pharisee invited him to dine at his house. He entered and reclined at table. Seeing these, the Pharisee was surprised that he had not first performed the ablutions prescribed before eating. The Lord said to him, "You Pharisees, you cleanse the outside of cup and dish, but within you are filled with graciousness. Fools! Did not he who made outside make the inside too? But if you give what you have as alms, all will be wiped clean for you." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. But if you give what you have as alms, all will be wiped clean for you. So, ngayon, kung may ibibigay mo ang lahat ng pag-aari bilang kawa-kawa, narinig kalimitan natin sa mga tanda, ikaw ay malilinis, mapapatawad ka. Well, sabi nga natin, ito ay yung pagkawa-kawa na nagbibigay ng paglilinis. Yung tawag na po natin dito ay yung kalimitang binabanggit ko, tugig, justice, para bibigay ang inihingi ng katarungan. Bahagi yun na mong utusin po ay sa terminoriya na ginagamit ng simbahan, for the remission of sins already forgiven. Dahil sa bahagi ng pagtugod mo, ito rin po yung binabanggit mo gawa ng basta lamang kawang-kawa. Ito rin po yung binabahagi mo sa unang pagbasa sa binahayag mo ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Ang sabi niya, "Only faith which expresses itself through love." Only faith that expresses itself through love. Para makita po natin yung clear clarification at na halimbawa na ibinahagi mo sa atin sa Ebanghelyo, kasi nga sinabi ni Jesus na nilibinis ninyo ang labas pero pinahayaan niyo mabulong ang loob. Dapat ang labas at ang loob, yun ang dapat na maging bahagi ng paglilinis. Kaya, tumapansin natin na yung paghuhugas, yung pinag-usapan natin yung paghuhugas ng pinggan, yung paglilinis ng pinggan, ay may pamamaraan ng mga audio na kung tawagin natin ay ritual. Ritual. Pero sabi nga ni Jesus, ay gusto ninyong malinis ang labas, pero hindi malinis ang loob. Kaya nung sabi niya, ako talaga gusto ninyong malinis ang lahat, to wipe all you clean.
ay magkawagawa kayo. Yun ang sabi niya sa mga Pariseo. So, kinakailangan magtog sa pagkakawagawa kung talagang bubukal sa iyong kalooban. Kasi baka ang kanilang pagkilos lamang ay yung inihingi lamang what is prescribed. Ang pag-ibig sabihin, parang pre-prescription ng gamot. Ay, ito lang inumin mo. Kapag nainom mo na ito, gagaling ka. So, that is what is only is prescribed. Kung hindi sinabi sa iyo ng doktor, huwag mong gagawin. Kasi prescribed lang. Pero tama yun, no? Kapag ang pinag-usapan natin ay pananampalataya. Kapag ang pinag-usapan pala natin ay medisina. Ano ang kalimitan? You should not entertain self-medication. Do not entertain self-medication. Huwag ikaw ang kumamot sa sarili mo kasi hindi ka doktor. Kukuha ka lang ng mabuting doktor. Kasi kung minsan mayroong doktor na pahinapahirapan ka, total pwede ka naman kumuha ng iba. Pwede ka naman mag-second opinion. Pero yun ang ibig sabihin ng for what is prescribed. Sa medical practice, yun ang huwag namin kalimutan. Sapagkat maaari kasi we are speaking here on substance. Mga matawagin po natin ay chemicals. Kahit na po yung nagawag natin na mga natural, akala ng iba yung natural, may chemical din po yun, may chemical content din po yun. No? Kaya akala ng iba ay hindi ito chemical din po. May chemical content din po yun. Kaya nga kung maaari, kung kayo ay magkakaroon ng halimbawa po ay kapag kayo ay nagpapatingin sa doktor at kayo may kinukuha na halimbawa po ay mga supplement, masabihin niyo rin sa doktor, Dok, okay lang ba itong mga supplement na ito? Kasi bahagi, no? Kasi baka mamaya ay hindi natin alam ay baka mamaya may mga supplement na maaaring well, hindi naman ako doktor, pero itanong natin sa doktor. So, pag sinabi ng doktor di okay, di okay. No? Pag sinabi ng doktor na wag, di wag. Sabagat maaari makasama sa atin. So, huwag ninyong self-medication. Kasi pang hindi naman tayo nagkaroon ng doktor. Pero yung ibig sabihin ng prescription, for what is only prescribed. Pero sinasabi niya ni Jesus na, kasi yung ginagawa lang ng mga Pariseo ay bagamat yung paglilinis, yun yung prescription na kinakailangan mo ayusin. Para sa kanila, okay na yun. Pero kapag sinabi namin tungkol sa pananampalataya, kinakailangan maging buo. Maging buo yung iyong pagkilos. Hindi lamang kung paano ka maghugas ng pinggan. Kinakailangan din kung paano ka maghugas ng buo mong sarili. Kaya nga nung sabi niya, isa sa pamaraan ay pinamahit niya para sa kanya, sa mga paraselin. Ipamigay mo yung inyong ari-arian. One form of cleansing din yun. Kasi bakit marami ka ng bagos? Kaya yun, hindi po yung translation na pinahayag sa unang pagbasa. Only faith which expresses itself through love. Only faith which expresses itself through love. Kung talagang nagnanais ka, narinisin mo yung sarili, nasabi ni Jesus, hindi lamang yung paghugas ng pinggan.
Kung inyong paghuhugas din na ibahagi mo ang iyong kayamanan para doon sa iba. Kasi baka nga tama yung paghuhugas mo ng pinggan, pero yung kalooban mo naman ay madumi. Sabagat halimbawa lang ay nandadaya ka sa bakalan na iyong binibenta. Kaya yun po yung bahagi na itinutukoy ni Jesus. Kung tawagin po natin ngayon ay yung reparation of your sin. Pagbabayad po sa pamagitan ng kawan-kawan. And that is faith expressed in love. Kaya mas malawak yung banyaya na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sabagat ito ay tawag po natin na hindi lamang yung compartmentalize. Ha, dito lang po sa panahon ito yung ating gagawin. Wala nang epekto para dito sa kabilang kwarto. Hindi. Kinakailangan yun ay tuloy-tuloy. Kung dininisin natin yung labas, kinakailangan dininisin din natin ang loob. At kung talaga nililinis din natin ang loob, malilinis din yung labas. Kasi magkaroon po yun. Hindi ko pwedeng sasabihin na talagang sa intention ko ay mabuti. Pero hindi nakikita sa aking pagkilos. May intention na ako. May intention ako na tumulong. May intention ako na huwag gumawa ng masama. Yung bagay transcribe. Nakikita ba gayon sa panlabas natin ng pagkilos? Dapat makita yun yung muna na ipinamamanin. Kaya kung napakalalim yung pinahayag po sa atin, sa mensahe na binibigay ni Jesus, sa pamagitan po ng sulat ni San Pablo, only faith which expresses itself through love. Na itong ginagawa ng pinahayag, bahagi ito, bunga ito ng ating pananampalataya. Yung kawang-kawa, we must remember, ulitin ko ulit, yung kawang-kawa ay hindi ka para paligtas. Hindi ka nagkakawang-kawa para magkaroon ka ng pananampalataya. Hindi. Nagkakawang-kawa ka, bakit? Sabagat yun ang pananampalataya. Ang kawang-kawa ay bunga ng iyong pananampalataya. Hindi para ikaw ay magkaroon ng pananampalataya. Yun ay bunga ng iyong pananalig sa Diyos. Kaya maganda yung wording sa ginamit ni San Pablo. Only love that expresses itself. Only faith that only expresses itself through love. Kaya itulog namin sa harapan ng Poong may kapananawa yung tunay nating pananampalataya, isang pananampalataya na hindi lamang panlabas, hindi lamang panloob, ngunit panlabas at panloob na makita natin sa pagkilos namin sa daigdig na ito. Na at saan ang pinakahantungan nito? Sa kawang-kawa. Bilang isang expression ng pagmamahal. Maraming expression ng pagmamahal. Pero isang binigyan ng pagtutok rito
ng ating ebanghelyo din, yung kawang-kawa. Ano ba yung pwedeng expressions of love? Marami po ang pwedeng mga expressions of love. Yung pagtuturo, yung tamang pagtuturo, tinuturuan mo yung isa. Practically, kung usin mo yung seven corporal works of mercy at yung seven spiritual works of mercy. Yun ay mga expressions of love. Kaya huwag mo namin kalimutan yung seven corporal works of mercy at saka seven spiritual works of mercy. Generally, ito po yung panggagalingan, no expressions of love. Dito natin nahalawin. Maaring may iba na maaring sanga. Sanga, pero dito rin mo yan manggagaling. Sa seven corporal works of mercy at saka yung seven spiritual works of mercy. Ano ba yung seven corporal works of mercy? Yung feed the hungry, drink to the thirsty, clothe the naked, shelter the hopeless, visit the sick, visit the prisoners, bury the dead. Ay bahagi yun na kung susin po ay doon pumapata. And din yung kinatawag po nating seven spiritual works of mercy. Bahagi yun na kung susin po ay maliwanag na at konkreto na pagpapahayag ng ating pananampalataya. Masabi ko, instruct the ignorant. Ay bahagi yun akong sabi makita rin yung console the sorrowful. So, ito pong mga ito ay mga patuloy na hamon na ipinapamahin ko sa atin ang buong ikapal. Na maging maliwanag po sa atin. Kaya sabi nga natin, ay para hindi ho tayo, kasi kalimitan na kasi, yung kalimitan tinitira sa atin na makapatid natin ng mga hindi katoliko elemen. Ay kung minsan kasi, mali yung paggamit natin ng salita. Kasi bakit kami siya, ba't ka nagkawag-gawa? Para kayo maligtas. Mali. Mali. Bakit mali? Sa ibang pagkakataon ko na ipaliliwanag. No? Pero talaga nang sinabi ko sa inyo, ano yung tama? Ba't ka nagkakawag-gawa? Kasi ito ay kawain ng isang inililigtas. Kaya ang tawag natin ni Alin, expresses itself through love. An expression of love. Yung ginawa mong kawang-kawa. Yun ang faith that expresses itself through love. So yun naman yung dapat natin, at kinakailangan mo, dapat masanay tayo. Na alin? Kasi kapag tayo masanay na sinasabi natin na bakit mo ka nagkakawag-gawa para maligtas ako, no? Eh kapag nasanay tayo na gano'n, ay maliyo. Mali yung pamantayan ng aming pagkilos. Hindi yun ang ibig sabihin ni Jesus na tinatawag natin faith, only faith, which expresses itself through love. Hindi po yan. Kaya sabi mo, sa ibang pagkakataon ko, siguro pahihimayin yun. Kaya ang tawag siya sabi natin, kaya ka nagkakawag-gawa din. Dahil ito'y kawain ng isang taong iniligtas ng Diyos. Bunga ng pananampalataya. Hindi para magkaroon ng pananampalataya.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay namin ang kalagdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. God wills that all accept the sacrifice from your people, we pray, O Lord, and may what is offered for your glory in honor of blessed John Paul the 23rd. It means to our eternal salvation through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Let lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is only right and just, our good and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, Eternal God, through Christ our Lord. For us, on the festival of Saint John the 23rd, you bid your church rejoice. So do you strengthen her by the example of his holy life, teach her by his words of preaching, and keep her safe in answer to his prayers. And so with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end, we acclaim. You are indeed holy, O Lord, the Father of all holiness. May God, therefore, this gift we pray by sending down your Spirit upon the ground of the human. So they become for us a body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation. Giving things that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of this body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring it to the fullness of charity together with Francis, Buenaventura, and all the clergy.
Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face, have mercy on us all, we pray. That we, the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs in our life and we praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, of glory and honors is yours forever and ever. Amen. Give alms and everything will be wiped clean. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory of yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to our apostles, he said, if you may peace and give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant our peace and unity, in accordance with your will, live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer his honor and the sign of peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Prayer to St. Martin de Porres, patron of Pasig. St. Martin de Porres, we always have sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and now ask for it with great confidence in your goodness and power. The favor you receive from God encourages us now to ask your intercession. We ask you most humbly befriend us and assist us from your grace in heaven. When you are here on earth, you spent your life loving God and your neighbor. Now that you live in the presence of God, intercede for us and beg the divine physician to give us health of soul and body. Amen. May the sacrament we have received, O Lord, our God, still up in us. That fire of charity with which blessed John the 23rd burned ardently as he gave himself unceasingly for your church. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in the love and mercy of our God. Thanks be to God. Ito nga rin kameranya, oh.
Thank you.